Hi guys! Welcome back to my tutorial vlog, Babe Skip. Sorry kung natagalan na naman ako bago tayo nakapag-vlog because marami tayong tinatapos na naman na deadlines this coming July 25, which is the second quarter of 2550Q, which is the Vata Ball, and then the 2551Q, which is the percentage tax for the second quarter also. And doon sa Vata Ball, we have the SLSP. This was already mentioned doon sa third vlog ko na pag Vata Ball ka, meron tayong aside doon sa Vata Ball na quarterly na deadline, meron pa rin tayong ipa-file na SLSP, which is yun yung sales and purchases. I was already discussed that from my third vlog. So for today, guys, I will discuss or I will teach you how to record to your books of accounts. So, ang tawag po dito ay bookkeeping. So, ano nga po ba ang bookkeeping? Ito po yung dito natin rinirecord lahat ng mga transactions pertaining on your business operations or day-to-day operations. Ito yung mga books of accounts na pina-registered natin upon approval of your certificate of registration. So, sabi nila, minsan may maririnig ka na bookkeeper lang pala siya. Mind you, don't say bookkeeper lang. Okay? Kasi kung wala pong bookkeeper, wala pong accounting or accountant. Bakit? Ano ba ang ia-account ng isang accountant kung walang records? Sino ang nagre-records ng mga business transactions? Ito po yung mga or bookkeepers or bookkeeper. So, dapat wag po nating sasabihin bookkeeper lang. And besides, ang isang negosyo ay hindi mo malalaman kung nagpa-profit na siya like Jollibee, SM, Mercury, or so many other businesses na nagtalagang nag-boom or nag-success without bookkeeping or bookkeeper. Why? Diyan nila nalaman kung nagpa-profit ang kanilang business or diyan nila nalaman na kailangan pala nila mag-branch out sa iba-ibang places. So, wag po nating ilalang ang isang bookkeeper. Okay. So, unang-una, ang mga books of accounts na kailangan ng isang businesses or isang business, kung kayo po ay isang non-vatable registered na business, as I have said, ang kailangan nyo lang na libro or books of accounts ay apat. Ito po yung cash disbursement book, cash receipts book, and then the general ledger, and then the general journal. Ang cash receipts book, ito po yon. Medyo yung mahaba po kasi yung nabili ko na na cash receipts journal, which is 22 columns. Pero pwede na po yung tawag nito, yung 14 columns, pwede na rin po. Eh, ang nabili ko po kasi yung available is 22 columns. So, ito na lang po yung binili ko. Forecast disbursement book. Dito po natin rinirecord, guys. Dito po natin rinirecord ang lahat-lahat na expenses or yung mga cash na lumalabas. Outflow cash or cash outflow. Okay? So, the correct term is cash outflow. Dito po natin rinirecord lahat ng mga
lumalabas na mga cash or binabayaran or may binabayaran tayo na like electricity, telephone, salaries, lahat-lahat. Dito po natin nare-record pati na yung kung may pinopurchase tayo na kailangan sa negosyo. So basta lahat ng transactions na lumabas po yung pera, dito po natin i-record basta pertaining pa rin or kailangan pa rin or sa isa pa rin, kailangan sa isa na sa isang business ang dapat lang i-record natin dito. So kung hindi ho siya for business purposes, hindi po natin siya pwede dito i-record. Ano po yung sinasabi ko na hindi pertaining to your business? Like your business is services, which is the computer shop. Tapos i-record nyo dito ano kayo, bumili ng isang damit. Hindi po pwede. Kasi hindi naman po kayo nagbebenta ng RTW or mga damit. So, kung ano lang yung related na mga transactions for computer shop, yun lang po yung dapat natin i-record dito na cash outflow. Okay? Naintindihan po natin. Next, yung sinasabi ko na cash receipts book, ito po, dito po natin, ito po yun. Ilang columns po ba ito? This is only 5 columns. And this is registered. Nakikita nyo ba? This is registered to the BIR. May tatak po kayo na makikita. Doon kanina sa cash disbursement book, meron din po yun. Kaya lang hindi ko lang po napakita sa inyo. Okay. Dito sa cash receipts book, dito po natin i-record yung mga cash inflow. Kung kanina sa cash disbursement book is doon natin re-record ang cash outflow, dito po sa cash receipts, dito po natin i-record ang cash inflow. Ano-ano po yung mga cash inflow? Ito po yung sales nyo po everyday doon sa business nyo na pumasok, na binayaran po kayo ng cash. Dito nyo po i-record. Or let's say naman, may payments kayo na na-receive na cash, dito nyo rin po i-record. So, kailangan, kung magre-record po tayo dito ng sales natin, dapat sunod-sunod or pasunod. Sunod-sunod po yung mga official receipts number. Let's say ito po, papakita ko lang sa inyo ha. Okay, papakita ko sa inyo. Oh. Ito po yun, sunod-sunod. Sunod-sunod po yung mga ano nila, yung numbering ng official receipts number and then the sales and then the rate and then the percentage tax kung magkano yung babayaran niya per official receipts and then tinototal natin yan sa pinakababa then kung magkano yung pinaka grand total niya, yun po yung rinereport natin sa 2551Q every quarter. Okay, so malinaw po. So ito po yon. Next. Dito naman po tayo sa journal. General journal. Ang general journal, ito po ay usually, ito rin po ay naka-registered din po ito sa BIR. So, ang general journal, dito po rin record. Bali, 2 columns lang po ito, guys, ha. 2 columns lang po. Kung makikita nyo is, 2 columns lang po. Ang general journal, dito po rin record yung mga walang cash involved. Walang cash involved. Ano po yung example na transactions na walang cash involved? Ito po yung depreciation. Okay, yearly po, magkakaroon po tayo ng depreciation analysis because that is also needed for your annual income tax return. That is deductible. So, dito po natin rinirecord yung mga non-cash involved na transaction. And then, dito rin po rinirecord natin at the end of the year, dito po natin ina-adjust. Let's say, at the end of the year, may mga analysis tayo na hindi na-record doon sa dalawang
libro na nabanggit ko kanina, dito po natin i-re-record as adjusting entries to correct, okay? To correct the ending balances of particular accounts, dito po natin i-re-record para ma-correct natin yung ending balances, okay? So, with siyempre, with explanation, bakit kailangan mo i-adjust ang account na yon for the end of the year. So, maliwanag po, guys. Sinuilot ko po, ito po ay general journal. Next. Ito po ay isang general ledger. Ang general ledger ay dito po sinusort out ang lahat ng mga accounts galing sa cash disbursement book, cash receipts book, and then the general journal. So, dito po natin sinusort out. So, ito po yung pinakahuli or ito po yung pinakahuli na books na kailangan natin recordan. So, kung matapos na natin lahat-lahat yung pagre-record dun sa tatlong libro kanina na nabanggit ko, saka po lang po natin dito i-re-record yung mga accounts or amounts na galing sa tatlong libro na nabanggit ko kanina. So, ito po ay may dalawang column na magkabilaan. So, dito po natin isusort out lahat. So, from the assets, liabilities, and income statement. Dito po yon. So, ito po ay rinirecord natin before tayo gumagawa ng trial balance. Para po dito natin makikita ang lahat-lahat na mga accounts and amounts na nanggagaling doon sa tatlo na books of accounts na nabanggit ko kanina. So, for the meantime, ang ituturo ko sa sales journal or cash receipts journal. So, for example, dito po, meron po tayong mga nakalagay na dito na mga, I don't know kung nakikita nyo ha, dito yung mga nakalagay na mga sales for day-to-day operations. So, ito po'y pinakasimple lang. Madali po itong matutunan. Kasi kung ano po yung naka-entry dito sa receipts, dito sa receipts natin, kung ano po dito yung naka-entry natin sa receipts, okay, dito, kung ano po yung naka-entry dito sa receipts, yun lang din naman po ang i-re-record natin sa cash receipts book. From the official, kasi services po ito na pinapakita ko sa inyo, services po ito. So, from the official receipts na inisyo natin for every day, i-re-record na lang po natin dito sa cash receipts book. Ako po, ang ginagawa ko para less errors or erasures, para po malinis tingnan yung libro, ang ginagawa ko, kino-computer ko muna, ini-encode ko muna siya sa computer from the sales receipts or from the official receipts rather, from the official receipts or sales invoice, rinirecord ko po muna galing, ini-encode ko po muna siya isa-isa sa computer ko and then ipiprint ko and that's the time ko siya i-re-record para less errors at malinis tingnan ang libro. So, yun po yung ginagawa ko. So, guys, I hope na nagkaroon naman po kayo ng additional knowledge dito sa pagre-record ng books of accounts. Doon po doon sa mga ball, the same din po yon. Ang nadagdag lang doon yun yung sales book and then the may cash receipts book din sila. Doon sa bata ball, erase yung sa una ko sinabi. Yung sa bata ball po natin magiging lima yon. Kasi may cash disbursement book, may purchases book, may sales journal, may ledger, may general ledger and my general journal. So parehas lang po yon ang pagre-record doon, parehas lang po. So kung
may, kung nagpo-purchase po kayo, doon yung i-record sa purchases book. So lahat po ng purchases ninyo na kailangan i-purchase, na kailangan mo rin ibenta sa iyong negosyo, doon nyo po i-record sa purchases book. Doon sa cash disbursement book, the same. Yung cash outflow ng iyong business, doon nyo din po i-record. And then the sales book, din po i-record, whether it is cash basis or count basis. Okay? So, doon nyo din po i-record yun doon. So, guys, for now, doon po muna tayo magtatapos sa bookkeeping. I have already mentioned everything. So, kung may mga katanungan po kayo or may clarification po kayo, you are welcome to comment below and I will answer you kung may free time po tayo. Basta lahat po, lahat ko po, sasagutin ko po yan. Or doon sa mga hindi gusto mag-comment below, pwede po nyo po ako i-PM. Okay? So, alam nyo naman po kung ano yung Facebook accounts. Okay? So, guys, for now, I will end up this video. But before that, please click subscribe and then hit the bell. Ma-update po kayo sa mga susunod ko pa na vlog. So, for now, thank you and God bless. Bye!